Yan ang hinanap mo. Ang sabi sa Matthew 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. It all starts with people. Lahat yan ay nagsisimula sa tao, sa ating mga tao. It doesn't start with heaven because heaven has already started noong tayo ay create and the basic laws of the universe were given. Nandyan na yan. Nandyan na yung langit nung tayo ay ginawa ng Panginoon. I-reverse natin yung instruction na yun. What you receive is what you ask for. What you find is what you search for. Kung ano yung natanggap mo, yun ang hiningi mo. Kung ano yung nakita mo, dahil yun ang hinanap mo. At kung ano yung nagbukas or nag-open sa iyo, dahil yun ang kinatukan mo. It all starts and ends with you, with us, sa atin. Sabi ng Panginoon, seek and you will find. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Therefore, what you find is what you've been seeking. Tapos mga ngatwiran ka pa ngayon, bakit ito po ang natagpuan ko? Kasi nga, yan ang hinanap mo. Tapos mga ngatwiran ka pa, hindi ko naman po yan hinahanap, hindi po yan ang hinanap ko. Ang isasagot sa'yo ng Panginoon, hinanap mo, hindi mo lang alam. Maaring unconsciously, akala mo iba yung gusto mong hanapin, pero yan ang natagpuan mo. Ikaw pala ang naghahanap ng mga problema mo. Para kang magnet na nagtatawag ng problema, kaya pala paulit-ulit. Kasi minsan, matigas ang ulo ng mga tao. Hindi marunong makinig. Go lang ng go. YOLO. Minsan hindi lang to sa millennial tong YOLO na to ha. Kahit yung mga may edad na, may katigasan din talaga ang ulo. Halimbawa, minsan sa buhay mo, nagsugal ka. Tumigil ka dahil wala ka nang maipantaya sa sugal na yan. Pagkatapos, nagtrabaho ka, napunta ka sa isang lugar, may nakilala ka ngayon na mahilig ding magsugal. So kahit tinanggihan mo na yung pagsusugal noong una, pero dahil may nakilala ka na nagsusugal, maaaring piliin mo na magsugal ulit. At alam natin na kadalasan hindi sa maganda na pupunta yan. Kasi yung iba, dahil natatalo, paulit-ulit silang tumataya sa paghangad na manalo naman. Hanggang sa wala na silang maitaya, ubos na sila, at yung iba pa nga, humahantong sa pagnanakaw. Kaya kung meron ka mga bagay na kinahihiligan, minsan, kahit ayaw mo na, may nakikilala ka na pwedeng magbalik sa'yo doon sa akala mong ayaw mo na. At dahil minsan mo yung tinry at nagustuhan mo, kadalasan, nahihirapan kang tumanggi. Halimbawa, nung kabataan mo, mahilig kang uminom ng alak. Pagdating mo ng mga early 30s, sinabi ng doktor na, nako, hindi ka na pwedeng uminom ng alak. Kasi yung atay mo, 50% na lang. So, iwasan mo na yan. Pagkatapos one time, nakasalubong mo yung kaklase mo nung college or nung high school, niyaya ka ngayon, lumabas kayo, pagkatapos may alak ulit sa harapan mo.
Imbes na tumanggi, tumagay ka. Kasi minsan mo nang natikman yun at nagustuhan mo, kahit sinabi ng doktor na sa edad mo ngayon, 50% na lang yung atay mo, hindi ka na pwedeng uminom ng alak, pero uminom ka pa rin. Pwede ka namang humindi. You can say no. Hindi ka pinilit. Alam mo masama sa'yo yung bagay na yun, pero ginawa mo pa rin. So wala tayong ibang sisisihin, kundi ang ating sarili. Kasi meron tayong free will. Kailangan yan ginagamit wisely para hindi tayo napapahamak. Yung mga mahihilig sa mga ganyang bagay, lalo na yung mga vices, yung mga bisyo, laging nakakakita yan kaagad ng mga kakampi na kapwa nila gustong uminom, gustong magsugal, gusto ng mga ipinagbabawal. Maa-attract at maa-attract nyo sila. Kaya pag may nakita kayo na kapwa nyong gustong magsugal o uminom, umiwas na kayo. Kayo mismo ang umiwas. Kung nilalapitan kayo ng paulit-ulit kung alam nyong masama yan sa inyo, set your boundaries. Kailangan malakas din ang control ninyo. Hindi nyo pwedeng isisi yun sa taong nagyayaya sa inyo. Kasi kayo naman ang magde-decide kung oo o hindi. Every movement na ginagawa natin, maaari nating ma-attract yung mga gusto nating ma-attract. At syempre, ganun din yung mga ayaw natin. Sinabi natin sa sarili natin na ayaw na natin ang alak, ayaw na natin ang sugal, pero once na may lumapit sa atin at niyaya tayong uminom o magsugal, dahil minsan sa buhay natin ay umuo tayo sa bagay na yun, maaari pa rin nila tayong madala. Kaya dapat tayo mismo ang umiwas, ang umayaw. You get what you get by your thoughts, sa iyong pag-iisip, yung iyong pinaniniwalaan, yung iyong mga prayers, yung iyong action, and even kung saan ka pumupunta at kung saan mo nilalagay ang iyong sarili. Minsan kasi alam na natin na may sugalan doon, pero pumunta ka pa rin. Knowing na maaari kang mayaya na magsugal, o kaya alam mo na nga na mayroong mga nag-iinuman doon, pumunta ka pa rin. Kahit na alam mong maaari kang bigyan ng tagay, shot puno, kahit bawal na sa'yo ang alak. Stop feeling, thinking, and behaving like a victim. Kasi madalas, hindi naman talaga tayo biktima. Nagpadala tayo sa tukso. You are not a victim. Kapag pinili mo na gawin ng isang bagay na masama sa'yo or hindi maganda. Kasi lagi naman tayong may choice. Yung iba pwede nilang sabihin, wala akong choice eh. I don't think palaging ganun. Pero nangyayari naman talaga na wala tayong choice. Wala tayong pagpipilian. Pero lagi nating isipin na ang bawat choices na ginagawa natin ay may consequence. Pagdating ng araw, sisingilin at sisingilin tayo ng ating mga ginagawa. Mabuti man yan, lalo na kung masama. Kung ano ang ginagawa mo, yun ang nagiging dahilan kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon. At maaari na madamay pati yung future mo. So kung alam mo na hindi yan maganda, habang maaga, tumigil na. Say no and stop. God bless us all.